Ito yung ating pang pasta, ito yung pang crackers natin, at ito yung para sa mga kaibigan din mahilig sa mga danggit. So, sisimulan natin, of course, yung pasta. Ito, simpleng colander lang to. Totoong colander po ito. Hindi ito yung ano, pinaglalaruan. It's plastic. And Christmas towels. Ito yung munti ko na ipampunas kanina. Pero dahil hindi ko naman siya na ipampunas, pwede ko na siyang gamitin. So that alone, ang festive na dating natin. So, para umangat yung mga pagkain natin, ito yung mga papel na to. Ito yung mga pinambabalot sa grocery. So, huwag nyo siyang itatapon. Yung mga jar, huwag nyo siyang itatapon. Gawin nyo siyang kalat ng iba. So, ganyan siya dyan. Papadala natin sa kanila. So, ito na yung pasta sauce natin. Ideally, pwede tayo maglagay ng label dyan and ng ingredients. It's always nice to consider kung may allergy ba yung pagbibigyan mo. So, maganda na ilalagay mo yung listahan ng ingredients mo dito. So, ang atin namang sun-dried tomatoes, napaka-visual naman. So, pag hindi pa nila naintindihan kung ano yung nakalagay dyan, may mali somewhere. Very Christmassy yung marami kang kulay na nakikita. Ilalagay din natin ang ating pasta. There you go. Dalawang sauces. Gusto ko yung may nakalagay na made with love. Kasi talagang pinagbuhusan mo siya ng panahon at attention. So, it's just right na may nakalagay na made with love. Mas nakakalambot ng puso, di ba? Lalagay natin ng wooden spoon and fork para mas may texture at saka mas cute. Tapos meron tayong cellophane. Lagay natin siya sa gitna. Ayusin lang natin yung towel para makita yung colander. Sayang naman yung kulay ng colander natin. Tinitignan ako ng anak ko ng mga anak ko. So, kailangan ma-achieve ko to. Kaya naman ganyan, or kung halimbawang nahihirapan kayo, jokali ka nga dito. Ikaw ang gumawa nito. Para gawin ko na yung isang basket, syempre maglalagay tayo ng ating kitchen towel. Ito mga kitchen towel dito, I'm sure meron ito sa SM, sa mga groceries lang, meron na nga, di ba? Lalagay natin ang ating fig, sweetened fig, and feta. Ano ba yung pinapartner natin sa ganyan? It's crackers. And maglalagay tayo ng cheese ball. Para alam nila na may konting presentation na magaganap, pwede nilang ilagay dyan. Like that. Pwede natin ilagyan ng ganito. Yung mga maliliit lang nilalagay natin. Ganyan. Pwede ilagyan ng ribbon dito, kung gusto nyo. Kung gusto nyo. Kung marami kayo oras. Pero ako hindi masyado marami oras ko, so. Pwedeng ganyan na siya. See? Yung mga cheese boards na ganito, yung mga wooden board, pwede nyo siya ipa-personalize. That's also nice na i-add sa mga ganito klaseng gifts kasi hindi mo lang ginawa yung pampalaman, pina-personalize mo pa. So, alam na alam, yung makararamdaman talaga na pinagbigyan mo na ikaw yung iniisip niya. So, that's one. Si Jong na rin ang bahala dyan. And then, para naman sa ating very Pinoy gift, ilagay din natin ating palayok. Ganun din. Pwede rin dito dyaryo. Alam mo, mga dyaryo, mga bandera, abante, mga ganun, tabloid. Yun yung pinaka-cute dito. Para may libreng chismis yung ano mo, regalo mo. Ang kasama niya, ito, dito ako excited. Ito yung sinasabi ko na nakapagbigay ka na, pinaramdam mo ng special sila, nakatulong ka pa. Kasi itong mga danggit na to, at itong dilis na to, ang community na gumawa nito, yung mga naapektuhan ng bagyong Heian. By buying this, you're actually helping build a community. Medyo may kamahalan ng slight, but then again, pag iisipin mo na may matutulungan kang tao sa darating na Pasko, maliban sa bibigyan mo, mas nakakasarap ng pakiramdam kasi alam mong nakatulong ka sa mga simpleng ganitong bagay. Gustong-gusto ko bumibili ng ganitong mga klaseng produkto kasi malaking bagay sa akin yung nagtatrabaho talaga sila. Hindi sila humihingi ng pera, hindi sila nagpapaampon or something. Talaga tinatrabaho nila na makabangon sila. So, mas gusto kong tumutulong sa ganun. Red rice, of course, because we're promoting healthy living. Okay, so ilalagay natin siya dyan. Or, pwede mo siyang iserve like that nang may kasamang bilao. Tapos tsaka mo siya lagyan ng malaking cellophane. Ayan! Jong, halika ka dito. Paano mo ito ginawa? Sabihin mo. Ginanon lang na ito. Kumuha ako ng mga ornaments dyan sa na-display sa kitchen mo. So, yun na yun. Oh, yun na yun, diba? Oh, so, yung mga dati niyo, mga Christmas decorations, ang dami pang pwedeng gawin sa mga sobrang items natin sa bahay. Oh, parang in order naman yan, Mas. Oh. Siya. Yay! Good job, good job. Thank you, Jong. Pwede namang ribbon na lang and a tag.
Yan na yun. And then ito, may mas malaking palayok, okay rin naman. Pero parang pag binigay mo, maganda rin yung nakabilao siya. Imbis na ilagay mo yung palayok dyan, ay hindi rin siya kasya. Or huwag mo na lang ilagay sa palayok. Ganyan na lang. Yan. So ito ngayon yung dedekorasyon na natin. Yan. Tapos ito, pwede nating ribbonan pa ganyan. Hi, love. Can you hold this for me? Ganyan ka lang hanggang Christmas, ha? Yan ang simple kong ribbon. Yan, diba? Tada! Meron ka ng gift ideas for this coming Christmas. Price range. Ito, 1,000 and below. Bakit? Kasi meron tayong mga products na makakatulong sa mga Haiyan victims. But then again, kung dehi nyo naman type na mas gumastos pa ng matindi doon, pwede namang budgetin nyo na kahit mga tig 500. Kasi ito lang alone, pag bumili na kayo ng ingredients na pangmaramihan, makakatipid na kayo. Research lang, mga beshi. Okay, ito naman. Price range ito at least mga 2,000. Kasama na lahat. Kasi ito pwedeng libre na nga lang yan eh. Kasi nanakawin mo na lang naman yan. Pero yung rest, mga ganun-ganun lang yan. Eto, dahil meron tayong figs, meron calling feta, mga ganun din, mga 2,000 din. Really depends kung pwede ka pa nga mag-homemade na crackers eh. Pwedeng ano lang eh, French bread, tas i-toast mo, and then isupot mo, mas makakamura ka pa. Pwede namang mas maliit na mga bote, mas maliit na basket. Lahat yan, makukuha nyo ng mas mura sa Divisoria. Pero kung mas marami ka namang budget, at wala ka na rin namang time, punta ka na lang sa department store, meron din naman yan. Eto naman, tuwang-tuwa ako pag nakikita ko yung pangalan ko sa chopping board. Ewan ko siguro yung past life ko, pagkain ako. Gusto ko yung chinachop-chop ako. So, yun lang. So, I hope makatulong itong mga ideas na binigay namin sa inyo. It's from my heart. And, you know, lahat ng bibigyan nyo nito will really feel that they're very, very special. So, good luck! If you have any suggestions pa for more gift ideas, please send them. Babalikan namin kayo kung kaya namin gawin. And at the same time, balikan nyo ako kung nagustuhan naman ang pinagbigyan ninyo. Ito mga gift ideas namin na binigay sa inyo. So, there you go! Until next, Judy Ann's Kitchen! Bye!